Without further ka-etchusan mga labidabs, collarbone. Now let's talk about this. Good morning mga labidabs and welcome back to my channel. At kung mga baguhan man po kayo dito sa aking bahay, welcome, welcome, welcome. Pasok po kayo. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, go ahead and click the subscribe button. If you want, you can also click the notification bell mga labidabs para naman updated kayo pag may upload ang inyong kaibigan. In today's video, hindi po tayo magchichismis at kung nakikita nyo sa title, yes, yan po ang ating pag-uusapan. Para sa kaalaman niyo, ako po ay nakatira dito sa US for almost 4 years now. And so far, ito po yung mga bagay na na-noticed ko since dumating ako dito. Hindi ko po alam kung pareho po tayo ng experience o pareho po tayo ng ma-experience. But as for me, nung dumating ako dito sa US, ito yung mga bagay na naobserbahan ko at ito yung mga bagay na until now, I still can't get over with. Alam niyo yun. Pagpasensyahan nyo na rin po ang aking boses dahil hindi pa po bumabalik ang ating natural na boses. Without further ka-etchusan mga labidabs, collarbone. Yes na, let's talk about this. Things that you should know before coming to the US. Bago ko sabihin ang number one mga labidabs, gusto ko lang ipaalam sa inyo na I wish alam ko itong mga bagay na to before ako dumating dito. Dahil nung time na nagpro-process pa lang ako, I never did any research. Wala akong alam tungkol sa Amerika. Ang alam ko lang is America. Number one na dapat nyong malaman kapag kayo ay pumunta dito sa US is that saying hi or greetings means a hug or a beso-beso and not a handshake. As for me mga labidabs, ito yung pinakauna ko na na-experience dito na hindi ko in-expect na mangyayari. Especially sa family ng asawa ko. I remember that one morning nung bumaba kami ng asawa ko galing sa kwarto namin, I didn't know that saying good morning means you have to hug your in-laws or you have to hug yung mga brother ng asawa ko. Even nung mamit ko ang kanyang mga kaibigan, I don't know how to react with them or I don't know how to interact with them when saying hi kasi yung asawa ko, every time nakikita niya yung mga kaibigan niya, it's just a hug or a beso-beso. So as for me, it was like a shock for me because we Filipinos don't do that. We just go, hi, oh, kumusta ka na? Yung mga ganun-ganun lang maya yung sa atin. So dito, when I came here, that's the one thing na na-learn ko din na when you see someone or when you say hi to someone, we do say hi by hugging or beso-beso. It's not like, hi. So if you don't know that, you should know that because it's a thing that they do here in the US. I don't know mga labidab sa ibang part ng America if to do that, pero dito sa island na to na nakatira ako, dito sa Keys, sa Florida Keys, people do that. I think maybe it's because it's a small town or it's a small island that people just know everybody. Parang pag nakita mo siya, hi, parang hug. So for now, I am used to it. So every time I see someone, I already hug them and I already like beso beso them, not a handshake anymore. Dami kong daldan. Number two, ito talaga yun mga labidabs nung dumating ako dito. There's no such thing as pambahay or panlakaw or pangalis na mga damit dito. It is just like whatever you wear in the house, you can also wear it somewhere else. I don't know if it's because nakatira ako dito sa island na to, pero I know you saw me in my other videos, I don't really dress up that much kasi wala naman akong palaging inaalisan, dito lang ako sa bahay. Pero nung dumating ako dito mga labidabs, alam niyo yung tipong pangalis mo na mga damit dun sa Pilipinas is parang pambahay mo lang dito. So dito I have learned na even if you are just in the house or aalis ka, you can dress up whenever you want or you can wear whatever the clothing you want kahit nasa bahay ka lang. Kasi naman, there's no such thing naman dito na madudumihan ka kasi magluluto ka through alling or madudumihan ka kasi maraming alikabok or things like that. But yun lang yung napansin ko since dumating ako dito, especially dun sa Miami. Pero dito sa island na ito is a completely different world. Para siyang ang mga tao ay pa ulit-ulit lang ang mga damit, pabalik-balik lang ang damit. It's just so different sa ibang state dito sa US. People don't tend to dress up here, even the pastor, even they're going to the church.
hindi sila nagdi-dressed up ng bonggang-bongga. It's just depend on you if you wanna go dressed up or if you wanna look good. But as for us, sa my husband and I, we're just normal people. And for me, mga labidabs, I kinda adapt already what's going on with this island. I really like to dress up, pero parang nawawalan ako ng gana dahil magdi-dressed up ako. The surrounding is just, you know, the same. Wala namang nag-dress up. There's not even a mall here. Kaya parang wala na din. So, I don't know if that makes sense, but that's my second observation. Number three, you have to know that the foreigners or the people here will really have a hard time to understand your English. I do believe that my English is not that bad, but when I get here, it is really, really, really hard for me to understand why they don't understand my English. I mean, it's not that they don't understand it, but they will have a hard time trying to understand you. It is because the accent is different and also the way we pronounce the words are different. I am not saying that they don't understand me completely. It's just when they talk to me or I talk to them, I have to say clearly, and you will notice, mga labidabs, that they will listen to you like this. Like, okay, okay. And sometimes we'll get this reaction that you will know that they don't really understand you. It's nag-i-English na ang lola niyo. Alam niyo yung pag sinasabi mo sa kanila na, oh, I'm gonna dress up Ozzy as Chucky. Tapos sabi nila, Chucky? Yeah, the little kid na may kuchilyo, tapos ini-explain ko sa kanila, tapos nagsasabi sila, oh, Chucky, yeah, I thought you were saying this and that. So, it is very hard, mga labidabs, but as the time goes by, you will get used to it. Ito yung mga bagay na always kong kino-complain sa asawa ko dati, especially over the phone. That's why, pag may pinapatawagan ang asawa ko sa akin, I always say, you talk to the people in there because they don't understand my English. Parang ganun. I know Filipinos, we try to speak English very well. I think that we Filipinos are the people that no matter what happened, we will really speak English. Ito yung isang bagay na palagi kong kino-complain sa asawa ko dati na sinasabi ko, Papa, I don't wanna talk to them because I feel like they don't understand me. Yung parang ganun. Pero I know na iba-iba ang mga tao at iba-iba rin tayo mag-react. Katulad na lang din sa atin na minsan nahihirapan tayong i-understand sila dahil yung accent nila. So, it's the same thing na tayo din nagsasalita towards them na nahihirapan din sila. I don't know if nahihirapan ba talaga, but it's just the word, okay? Just a word. Number four, leftover goes to the trash easily. Ito yung isang bagay na until now, hindi ko pa rin matanggap-tanggap kung bakit ganun. I don't know if it's because they are abundant here with food, but nung first time ko dito, grabe, parang yung leftover, hindi mo na gustong kainin dahil may bago ng food. Wala kang choice kundi itapon na lang siya kasi wala namang kakain na iba. For example, nung dumating ako dito, my landlady upstairs brought me this cake. It's just a small cake, pero I tried to eat as much as I can, but then there's still a lot left and I don't know what to do with it. Ayaw naman kumain ng asawa ko noon, kaya ipilitan kang itapon siya. Pero dito sa bahay namin, I tried my best not to throw things. Try ko talaga dito sa bahay namin, mga labidabs, na hindi ako nagtatapon ng pagkain ng dere-derecho. Pero kahit anong gawin ko, sobrang hirap talaga kasi luto ka ng luto. Ang dami kasi pagkain. Ito yung palagi kong nilalabas ko din sa asawa ko na if only my family is here, I'm going to just bring it there and let them eat it. Or if there's only Filipino people here na walang mga pagkain, I will really bring this food there. Pero wala eh, wala. Pag kayo dumating dito, malalaman nyo yan at kayo mismo sa sarili nyo, masasayangan kayo sa mga pagkain na tinatapon na lang ng mga ibang lahi or tinatapon na lang ako ngayon. Yes, yes, yes. Number five, speaking of throwing things, here in the US, you should know that everything here seems to be easy na itapon. Hindi ko alam kung bakit ganun, pero yun yung nangyayari dito. Yun yung na-noticed ko dito, especially yung mga damit. Alam niyo yung sa Pilipinas, nakocompare mo talaga siya kasi tinitreasure natin na huwag muna natin itapon, baka magamit pa next year. Pero dito, parang ang easy lang nilang itapon. Like for example, you wanna change the couch?
you buy a new couch, you put the couch there sa road at may magpipick up niyan. Parang easy na lang sa lahat ng mga tao dito na i-let go yung mga bagay-bagay. Pwede palang i-recycle ko, pwede palang ipadala, gagawin ko. Pero mga labidabs, as for me, especially yung mga gamit na pwedeng ilagay sa box, as much as possible, iniipon ko talaga siya, nilalagay ko siya sa box, at pinapadala ko sa Pilipinas kasi nasasayang. Hi mga loves! Alam ko, break muna tayo doon. Let me explain. As I was editing the video, mga labidabs, I've noticed that I missed the number 6 out of 10 at nag-skip ako sa number 7. Hindi ko alam ko paano nangyari yon. And then Ozzy woke up already, so I didn't have a chance to go there again and sit down and, you know, so I just changed my clothing because, you know, andito lang naman tayo sa bahay. But anyway, mga labidabs, let me tell you the number 6. The number 6, mga labidabs, is that you expect strangers to say hi, hello to you. Here in America, mga labidabs, ang mga tao ay nakakatuwa kasi... Where you gonna go? So kahit di mo sila kilala, mga labidabs, nagsisay hi talaga sila sa iyo. Kahit ano pa ang itsura mo. Yun yung isang bagay din na akala ko ay nagagandahan sila sa akin. Alam niyo yung naakala ko na nagagandahan sila sa akin. Ang totoo pala doon ay mahilig lang talaga sila mag-hi. Kaya pag kayo pumunta dito, wag na wag kayong magpapadala na nagagandahan sila sa inyo dahil hindi. Nag-hi lang talaga sila sa inyo. Okay, so yun yung pang-anim mga labidabs. So, sadya na sa anak ko ang gulo-gulo. So let's continue and this is the number 7. Number 7. Everything can be freeze here. Hindi ko alam kung paano nangyayari yon, pero halimbawa yung isda or yung mga pagkain na niluto mo, ilagay mo lang siya sa freezer, tapos kinabukasan or the next day or the next week, pwede mo siya ilagay sa microwave and you can eat it. Dati-rati mga labidabs, hindi ko alam na pwede pala yung ganun. Nasabi ko sa asawa ko na, bakit ka bumibili ng maraming meat? What are we gonna do in that? Mag-aamo yan, magiging mabaho yan, pero sabi ng asawa ko, you can cut it into small pieces, tapos ilagay nyo lang daw sa freezer. Hindi ako naniwala at first because dun sa Pilipinas, we tried na yung, alam nyo, yung tamban, yung maliliit na isda. I tried to freeze that, pero kahit i-freeze ko siya, tapos after a week, 1 week ata na i-freeze mo siya, pag tinanggal mo na siya, parang ang baho-baho na siya, hindi na siya pwedeng kainin. Hindi mo na siya pwedeng lutuin. I think yung mga pagkain nila dito, or kahit yung mga fresh na, you know, mga fresh meat or whatever, maraming mga hormones or mga ka-etchosan na nilalagay nila doon para ma-preserve talaga siya. So, preservative siguro ang nagpapatagal ng mga pagkain na yun, kaya possible sila na napifreeze. Kahit yung mga gulay, mga labidabs, fini-freeze nila dito, frozen lahat. Those lahat, pwede mong i-froze dito, pwede mong i-freeze, pati gasin, kahit anong gusto mong gawin dyan, pwede mong ilagay. Kahit yung niluto mo na soup, tapos gusto mo na makain mo uli yan next month, ilagay mo lang sa parang lagayan, tapos ilagay mo sa freezer. Next month, gusto mo siyang kainin, ilagay mo siya sa microwave, pwede mo na siyang kainin. It's kind of like a shock for me kasi hindi naman tayo used sa ganyan sa Pilipinas. Number 8, mga labidabs, na dapat niyong malaman is when you go shopping, you have to make sure and you have to expect that you gotta have to pay extra. Bakit? Kasi mga labidabs, lahat ng binibili mo may extra tax. So, at first nung dumating ako dito, hindi ko alam yan. Kasi baya sa Pilipinas, kay nandun na baya naka-insert na yung tax. Pero dito pala hindi. So like for example, bibili ka ng isang bagay worth $10, kailangan mag-expect ka na magbabayad ka ng extra kasi dadagdagan nila ang tax dun. So, instead of paying $10, you have to pay $11 or $12 or something like that. So, tax here is added to the item na bibilhin mo kapag nagsa-shopping ka. Number 9, this is second to the last, mga labidabs, is that expect to see something that you shouldn't have seen in public. I know, especially sa mga Pinoy, especially sa atin mga Pilipino, hindi tayo used sa mga bagay-bagay na nakikita natin na dapat hindi nakikita in public. Like for example, mga labidabs, nung dumating ako dito, pumunta kami sa labas. Alam mo yung makakakita ka ng babae na naglalakad
na walang bra or hubutuban half. I didn't expect that at all kasi sa Pilipinas ka na naglalakad ka na wala kang bra, di ba liw ka? Pero dito mga labidab, alam mo yung mga tao na wala silang pakialam kung ano yung ginagawa nila. Or there's a couple na naghahalikan sa street. Kailangan mo nang sabihan sila na go get a room, yung mga ganun. Hindi mo ini-expect na nakikita mo sila nagagawa ng mga ganyan na bagay na hindi dapat gawin sa public. Hindi ko alam kung nangyayari ba yan sa ibang state ng Amerika. Pero dito kasi mga labidas, parang tourist spots itong place namin. Kaya yung mga tao na pumupunta dito, parang pumupunta sila dito para mag-party or mag-lad-lad, yung mga ganun. So, I think that's the reason also na nakikita ko yung mga bagay na hindi ko dapat nakita para at para na rin na-adapt mo, na wala ka ng pakialam kung naghahalikan kayo ng asawa mo in public or mag-shota or even teens, nakikita mo dyan sa kilid-kilid, sa gilid-gilid, naghahalikan or may mga ginagawa. Hindi ko yan in-expect but it happened. Kung kayo nakapunta dito, maybe makikita nyo rin yan. At least you will be ready. Alam niyo yun. Number 10, and the last but not the least, mga labidabs, is when you arrive here in the US, you cannot go work right away. Except kung working visa yung pinunta mo dito, hindi ka agad makakapagtrabaho. Kasi pagdating mo dito, kailangan mong i-process ang mga papeles mo, kailangan mong i-process kung ano ang dapat mong i-process before ka makakapagtrabaho. Kaya you have to expect na mabuboard ka dito sa bahay, na magiging taong bahay ka for a few weeks or a few months kasi hindi basta-basta nakakatrabaho ka dito ng agad-agad. Bago ka makapagtrabaho, kailangan mo ng mga legal na papeles tulad ng employment authorization card or green card or SSN. Kailangan mo yung mga bagay na yun before ka makapagtrabaho. Hindi agad-agad na pag pumunta ka ng US, ha, pagdating ko ng US, trabaho agad ako, ganun. Hindi ganun mga labidabs, okay? Pumunta kayo dito, huwag kayong mag-expect na makakapagtrabaho kayo agad kasi hindi basta-basta at hindi madali maghanap ng trabaho dito kapag wala kang legal ng papeles. Yun na yun mga labidabs at sana ay nag-enjoy kayo sa aking video. Yung lahat ng sinabi ko ay base lamang sa aking experience at base lamang sa aking mga na-oobserbahan dito nung dumating ako sa US. So hanggang dito na lang ang aking video mga labidabs at maraming salamat sa panunood. Huwag niyong kalimutang i-click ang like and if you can go ahead and share this video para naman maraming mga tao na malaman ang aking ka-etchusan. Go na mga labidabs and I will appreciate it so much. Maraming salamat. I love you all and I will see you again on my next video tomorrow. Bye mga labidabs!